Kabanata 481. Nang marinig ito ni Elnor, ang kanyang buong mukha ay malungkot at masungit. Alam niyang siya ang pinupuntirya. Ang punto ay, siya ay na-target, at ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagbibid para sa parehong mga tabletas para sa pagpapabata ay pawang nagbubulungan para dito. Sa pagkakataong ito din niya nalaman na hindi lang siya inaayawan ng mga customer ng kanyang brand kundi maging ng ibang mayayaman. Napagtanto din niya sa wakas ang masamang bagay tungkol sa sistema ng paglalaan. Nakikita mo na ang iyong customer ay gustong gusto ang isang bagay, at pagkatapos ay gagawin mo ang psikolohikal na panlilin lang. Na kung kailangan mong magkaroon nito, kailangan mong magdagdag ng dagdag na presyo sa ibang paraan. Kung magpo-proteste ka, sasabihin sa iyo ng nagbebenta, ito ang aming patakaran sa pagbebenta. Tanggapin mo, bayaran ang alokasyon, o hindi, lumabas ka at kumanan. At ang pagnanais ni Elnor para sa rejuvenating elixir ay hindi lamang isang bagay na gusto ito. Ito ay isang bagay ng kanyang kalusugan at mahabang buhay. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, kung sakaling bumalik ang kanser sa baga, wala na siyang magagawa kundi ang mamatay. Bukod dito, 2 beses na niyang naranasan ang sakit ng anti-cancer treatment. At ayokong maranasan ito sa 3 beses sa kanyang buhay. Sa pag-iisip nito, napapanganga na lamang siya at nagtanong kay Warnia na may hamak na mukha. Miss Song, hindi ko alam kung paano mo gustong ilaan ko ang mga gamit. Hindi ganoon kasaganya ang cash flow ko. Tumango si Warnia at nagsalita, huwag kang mag-alala, natural na hindi ka namin pipilitin sa isang desperado na sitwasyon dahil sa pamamahagi ng mga paninda. Sa pagsasalita dito, umiti siya ng mahina at nagpatuloy. Kung susundin namin ang diskarte sa paglalaan ng iyong brand, ang ratio ng pangkalahatang halaga ng alokasyon para sa mga sikat na modelo ay nagsisimula sa 1:1 o mas mataas pa, tama ba? Ang mga mata ni Elnor ay nagdilim, kung ang ratio ng 1:1, iyon ay magiging $140 billion, saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Nang siya ay desperado, sinabi ni Warnia, "Siyempre, ginagawa namin ang mga bagay, pagkatapos ay kailangan pa naming maging mas maingat. Kaya sa wakas ay nagpa siya kaming hayaan kaalinsunod sa proporsyon ng 50% ng mga kalakal. Dahil ang presyo ng iyong bid ay 72 bilyon, kung gayon ang halaga ng mga kalakal ay 36 na bilyon, isang kabuoang 108 bilyon. Desperado na sinabi ni Elnor, wala akong ganoon kalaking pera. Maaari lang akong makakuha ng maksimum na $80 bilyong na pera ngayon. Tumango si Warnia at nagsalita, kung ganoon, maaari ka ring mag-apply ng installment payments. Elnor, paano magbayad ng installment? Sinabi ni Warnia, sa kabuuan na $36 bilyon sa mga pamamahagi, magbabayad ka muna ng $8 bilyon. At ang natitirang $28 bilyon, binayaran sa loob ng 10 taon, kung saan maaari naming talikdan ang iyong installment fee. Tulad ng alam mo, kung gagawa ka ng consumer loan sa labas, ang rate ng interes sa loob ng 10 taon ay hindi bababa sa 50% o higit pa. Sa pagsasalita dito, idinagdag ni Warnia, naniniwala ako na sa iyong kakayahang sumipsip ng pera. Dapat napakadali pa rin kumuha ng $2.8 bilyong bawat taon, at pagkatapos mong makakuha ng isang buong rejuvenation pill. Hanggat walang mangyayari, ang iyong pag-asa sa buhay ay hindi bababa sa 20 taon pa. Kaya kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, ito ay dapat na napaka-epektibo para sa iyo. Pagkatapos, binaliktad ni Warnia ang kanyang mga salita at idinagdag, siyempre, hindi mo rin matatanggap. Ang aming patakaran sa paglalaan ay kapareho ng iyong brand na nagsusulong ng voluntaryong paglalaan, hindi sa pilitan. Sa wakas ay naunawaan ni Elnor kung ano ang ibig sabihin ng balahibo at pumatay. Pagpipilit sa mga tao na maglaan ng mga kalakal at sabihin na ito ay voluntaryong paglalaan, paano ito naiiba sa mga magnanakaw? Pero nang pag-isipan niya ito, hindi ba't ang kanyang sariling tatak ay ganoon din? Sa pag-iisip tungkol dito, maaari lamang siyang magdidalamhati na siya ay gumawa ng kanyang sariling mga pagkakamali. At kahit na ang kanyang puso ay labis na nagdurusa, minsan naisip niya ang rejuvenation pill. Nakagawa pa rin siya ng agarang desisyon at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, tanggap ko."
Kabanata 482. Tumango si Warnia at seryosong sinabi, 016, dahil kusa at positibong tinanggap mo ang aming patakaran sa paglalaan. Kakailanganin mo munang magbayad ng 80 bilyong dolyar. At para matiyak na matutupad mo ang iyong kontrata, kailangan din naming pumirma ng serye ng mga legal na dokumento. Ang rejuvenating elixir ay ibibigay sa iyo pagkatapos mapirmahan ang legal na dokumento. Mayroon ka bang anumang pagtutol dito? Umiling si Elnor at the counting sinabi, hindi, wala akong tutol. Tumango si Warnia at ngumiti, kung ganoon, pareho tayong nakarating sa pantay at voluntaryong kasunduan. Sa paglalaan ng pil sa diwa ng pagiging patas at katarungan, kinukumpirma mo ba ito? Umiiyak si Elnor, kumpirmasyon, kinukumpirma ko. Mabuti, bahagyang ngumiti si Warnia at nagpatuloy, gayunpaman, may dalawang bagay na nais kong bigyang diin sa harap ng 016. Gayun din ang lahat ng mga bidder na naruroon ngayon. Una sa lahat, mangyaring makatiyak na ang aming sistema ng alokasyon, ay nalalapat lamang kay Mr. Elnor lamang. Maliban sa kanya, ang sinumang matagumpay na magbid para sa rejuvenation pill ay hindi sisingilan ng anumang karagdagang bayad. At tulad ng nakita mo sa apat na nakaraang rejuvenation pills, mahigpit naming sinusunod ang prinsipyo ng pagiging patas at walang kinikilinggan. At wala sa apat na matagumpay na bidder ang napipilitang magbundle ng anumang konsumo, kaya huwag mag-alala. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na naghiyawan ang lahat sa eksena. Dahil kay Elnor lang iyon, natural na masaya ang lahat na makita siyang tumatawa. Kaya naman, lahat ay nagpalakpakan at tuwang-tuwa, at ang mukha lang ni Elnor ang pangit sa sukdulan. Pagkatapos, idinagdag ni Warnia, pangalawa, iba tayo sa mga kumpanya sa labas na humihingi ng mga alokasyon. Lahat ng kita sa allotments, wala kaming kinukuha, ibibigay namin ang buong halaga sa charity. Sa kanila, kalahati ay ibibigay sa mahihirap na lugar ng China. Sa partikular upang malutas ang mga problema ng mga batang nasa edad ng paaralan at mga teenager sa mahihirap na lugar. Gayun din ang mga batang wala sa paaralan at mga teenager sa mga tuntunin ng kanilang pag-aaral, buhay, at kalusugan. Kabilang ngunit hindi limitado sa paglutas ng kanilang mga matrikula. Mga gastusin sa pamumuhay, bayad sa tanghalian, pati na rin ang mga scholarship, grant, at maging ang mga gastos sa paggamot para sa mga pisikal na sakit. Ang kalahati, na ibibigay sa lahat ng mga ampunan. Mga tahanan ng kapakanan at iba pang institusyong pangkagalingan ng mga bata sa buong bansa. Gagamitin ito upang mapabuti ang buhay at edukasyon ng mga ulila sa mga institusyong pangkapakanan. Ang lahat ng mga pondo ay magiging bukas sa pagsisiyasat, at malugod naming tinatanggap ang pangangasiwa ng lahat. Nang sabihin ang pahayag na ito, muling nagkagulo ang lahat sa madla. Ito ay 10 taon, 36 na bilyong dolyar. I donate mo na lang lahat. Walang halaga ang pera. Ilang nakalistang grupo ang may market value na daan-daang bilyong dolyar. 10-10 taon ng kita ay hindi maaaring gawin ang halagang ito, ngunit ang may-ari ng rejuvenation pill na ito, ay hindi kahit kaunti inilipat. Bukod dito, lahat sila ay mga nangungunang tycoon at alam na alam ang tungkol sa kawang gawa. Kahit na maglaro ka ng kawang gawa, walang ganoon. Ang mga tycoon sa mundo, lalo na sa mga mayayamang bansa, ay tila masigasig sa kawang gawa. Pag-set up ng iba't ibang charitable foundation at pagkatapos ay paglalagay ng daan-daang milyon o kahit bilyon-bilyong dolyar sa kanila. Ngunit sa katunayan, ang karamihan sa naturang mga pondong pangkawang gawa, ay itinakda upang maiwasan ang mga buwis. Ang mga tycoon na ito ay nag-donate ng bilyon-bilyong dolyar upang magtayo ng mga pundasyon. Sa katunayan, ito ay nakabalot bilang isang tiwala ng pamilya, upang maiwasan ang hanggang 50% ng buwis sa ari-arian. Ito ay magiging mas maraming pera para sa kanilang mga anak at apo. At ayon sa sistema, ang mga pondo ng pundasyon ay dapat magkaroon ng 5% ng mga pondo para sa kawang gawa. Habang ang natitirang 75% ay karaniwang katumbas ng tiwala ng pamilya, at walang buwis pa rin. Sa makatuwid, kapag ang mayayaman ay gumagawa ng kawang gawa, napakaliit na halaga lamang ng pera mula sa mabubuting gawa. Mas maraming pera ang nakabalot sa ganitong paraan, na nakalaan para sa sarili nilang pamilya.
Maraming tycoon din ang nangangako na magbibigay ng kabuuang donasyon pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ngunit karamihan sa kanila ay talagang gumagamit ng pamamaraang ito upang baguhin ang packaging ng kanilang kayamanan. At patuloy itong ipapasa sa kanilang mga anak at apo. Gayunpaman, ibibigay ng may-ari ng Rejuvenation ang buong $36 billion. At tanggapin din ang pangangasiwa ng buong lipunan. Na nangangahulugan na ito ay isang tunay na donasyon, at lahat ng ito ay gagamitin. At hindi sila mag-iipon ng kahit isang sentimo mula rito. Ito ay talagang, masyadong nakakatakot. Kabanata 483. Si Elnor, na napilitan at nakaramdam ng kawalan ng lakas, sa wakas ay tinanggap ang mga tuntunin ni Warnia. Pagkatapos niyang magbayad ng 80 bilyong dolyar sa cash na may luha sa kanyang mga mata. Pumirma siya ng isang kasunduan sa auction management para sa installment payments. Simula sa ikalawang kalahati ng taong ito, kailangan niyang magbayad ng 208 bilyong dolyar sa auction bawat taon para sa susunod na 10 taon. Sa pag-aayos ng alikabok, sa wakas ay inihayag ni Warnia sa publiko. Batiin natin si No. 016 na matagumpay na nanalo ng huling rejuvenation pill ngayong gabi. Napatayo si Elnor sa isang flash ng Panonibic, handa nang umakyat sa entablado. Habang ang ibang mga bidder ay mukhang medyo dismayado. Kaagad pagkatapos, inimbitahan ni Warnia si Elnor sa entablado. Pagkatapos, iniabot ng staff ang rejuvenation pill sa bibig ni Elnor. Sa sandaling ito, nanginginig na si Elnor sa kaba. At ang ibang bidders sa stage, isa-isa, nakatingin sa kanya ng matalim na atensyon. Nakita ng lahat ang epekto ng isang quarter ng rejuvenation pill ngayong gabi. At nakita na rin nila ang epekto ng kalahati ng rejuvenation pill. Ngunit ang epekto lamang ng buong rejuvenation pill na ito ay hindi pa nakikita. Nais ng lahat na buksan ang kanilang mga mata at makita kung gaano kahanga-hanga ang buong nakapagpapasiglang tableta na ito. Si Elnor ay nasa 70s na, at kahit na siya ay may titulong Godfather of Fashion at Godfather of Luxury. Ang mga nakalipas na taon ay nag-iwan pa rin ng malalim na marka sa kanyang mukha. Ang kanyang orihinal na kayumanggi-itim na buhok ay kalahating puti na, ang kanyang mukha at paligid ng mga mata ay siksik na natatakpan ng malalim na mga kulubot. At ang mga butas ng kanyang mata ay nagsimulang lumubog ng palalim. Ang kanyang mga pisngi ay nagsimulang magkibit-balikat dahil sa katandaan, na nahuhulog sa dalawang napakalinaw na linya ng utos. Hindi sa pagmamalabas, at kahit na magkaroon ng pakiramdam ng aso sa larong cat and mouse. Ito, kasama ng kanyang dalawang paglalakbay sa paglaban sa kanser, ay ginawa ang kanyang buong pagkatao ng ilang puntos na mas mahina kaysa sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, sa sandaling uminom siya ng rejuvenation pill, isang himala ang nangyari kaagad. Ang kanyang buhok, mula sa orihinal na lantang puti, ay unti-unting naging mamantika na itim kayumanggi. At ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagsimulang mabilis na nagsalubong. Maging ang mga nakalaylay niyang pisngi ay tila nakalaya sa epekto ng grabidad. At mabilis na nabawi ang kanilang bilog at ningning. Ngayon lang ito ay isang matanda sa edad na 70, ngunit ngayon sa isang iglap, ito ay naging isang malakas na tao sa kanyang 50. Agad itong kinainggitan ng hindi mabilang na tao. At hindi makita ni Elnor ang sarili sa mga oras na ito, naramdaman na lang niya na mabilis siyang bumabalik sa sigla sa buong katawan. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng kapag ikaw ay bata pa at pagod na lumabas para sa isang araw ng ehersisyo. Pagdating mo sa bahay at halos malata sa kama, bigla kang bumalik sa umaga bago ka lumabas sa ganoong estado ng napakalaking enerhiya. Napakaganda ng karanasang ito na halos umungol siya sa tuwa. Sa sandaling ito rin napaluha si Elnor. Ngayong gabi talaga ang pinakapahirap na araw ng buhay niya para sa kanya. Mula sa simula na puno ng pag-asa hanggang sa huli na kawalan ng pag-asa. Paulit-ulit na nag-aapoy sa apoy ng pag-asa, at paulit-ulit na pinapatay ng kawalan ng pag-asa. Kahit na sa huling yugto, ito ay malapit sa isang breakdown ng isip sa pamamagitan ng $36 billion na mga pamamahagi. Sa sandaling ito, naramdaman ang malaking pagbabago sa kanyang katawan, hindi niya maiwasang takpan ang kanyang mukha at umiyak. Dahil pakiramdam niya ay dumating na ang sandaling ito, at talagang hindi ito madali.
Bukod dito, ang huling resulta nito ay talagang labis para sa kanyang sariling sorpresa. Noong dumating siya, una niyang naisip na mabuti kung ang rejuvenation pill ay makapagpapabuti ng kanyang pisikal na estado. At hayaan siyang mabawasan ang panganib ng pag-ulit ng kanser hanggat maaari. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na ang bisa ng tableta ay magiging napakahimala. Hindi niya maiwasang maiyak sa sarili na parabang sinasabi. Bagaman para sa tabletang ito, ang paglalaan ng mga kalakal lamang ay nagkakahalaga ng 36 na bilyon. Ngunit ito talaga ang pinakamahalagang bagay na nabili ko sa aking buhay. Ang lahat ay nanunood habang si Elnor ay naging mas bata ng halos 20 taon. At umabot sa sukdulan ang inggit at inggit sa kanilang puso. Ito ang tunay na bisa ng rejuvenation pills. Sayang lang at hindi nagkaroon ng pagkakataon ang iba na maranasan ito ng personal. Kung gusto nilang maghintay para sa susunod na auction, kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na taon man lang. Sa oras na ito, sinabi ni Warnia, salamat sa suporta ng lahat ng naruroon. Natapos ang auction ngayong gabi sa pagbid ng lahat ng lote. Batiin natin ang 5 bidder na matagumpay na nagbid para sa rejuvenation pill. At umaasa din na ang mga bidder na hindi nagtagumpay ay hindi panghinaan ng loob. Kasi kung walang ma-accident, ipagpapatuloy natin ang rejuvenation pill auction next year. Panipi. Sa sandaling naisip ito ng karamihan sa silid, marami sa kanila ang naging mas desperado sa loob. Dahil kapag ang epekto ng rejuvenation pill ay kumalat sa matataas na uri, ang auction sa susunod na taon ay tiyak na dadagsa ng mga nangungunang tycoon. Sa oras na iyon, kung hindi lalawak ng organizer ang kota. Pagkatapos ang kalahati ng 200 tao na lumahok sa auction ngayong gabi. Hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong dumalo sa auction sa susunod na taon. Kapag naisip ng maraming tao ang antas na ito, ang kanilang kalooban ay nahulog sa ilalim ng sabay-sabay. Nang makita ang mga mukha ng maraming tao na puno ng kalungkutan, idinagdag ni Warnia. Bukod pa riyan, may isa pang magandang balita na sasabihin sa lahat. Nang marinig na may magandang balita, napatingin ang lahat kay Warnia, inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Kabanata 4084. Pagkatapos ay sinabi ni Warnia, ang magandang balita ay hindi ang rejuvenation pill auction ang tanging paraan para makuha ang rejuvenation pill. Pinaplano naming mamuhunan sa isang serye ng mga high-end na proyekto sa kalusugan sa Oris Hill. At lahat ng mga kaibigan na interesado sa rejuvenation pill ay malugod na lumahok ng aktibo sa oras na yun. At sa oras na yun, lahat ng mamumuhunan na lumahok sa mga high-end na proyektong pangkalusugan. Magkakaroon sila ng karagdagang karapatan na kumuha ng rejuvenation pill. Kapag ang mga salitang ito ay lumabas, ang eksena ay kumulo. Ang ilang mga tao ay hindi nakapagpigil at nagtanong sa malakas na boses. Miss Song, ano ang kailangan nating gawin para makasali sa proyektong ito? Umiti si Warnia at sinabi, ang proyekto ay hindi pa opisyal na ibinebenta sa publiko. Kaya ang isyu na ito ay kailangang maghintay ng ilang sandali para sa lahat. At pagkatapos na maging perpekto ang aming mga kaugnay na detalye, bibigyan namin ng prioridad na ipaalam sa mga kaibigan na naroroon ngayong gabi. At pagkatapos ang lahat ay magkakaroon din ng may katuturang mga karapatan na magparehistro at magsubscribe sa isang prioridad na batayan. Nang marinig ang balitang ito, agad na napawi ang pagkawala ng mood ng karamihan. Ang pinakakinatatakutan nila ay napakakaunting mga rejuvenation pills. At kung 2 lang sa kanila ang ilalagay para sa auction bawat taon, tataas lang at tataas ang presyo. At kung hindi nila kayang bayaran ang mga ito ngayon, tiyak na hindi nila ito kakayanin sa susunod na taon. Gayunpaman, dahil ang organizer ay magbibigay din ng iba pang mga channel upang makuha ang mga ito. Ito ay magiging isa pang pagkakataon para sa lahat. Nagsalita si Warnia sa oras na ito, ngayon, mangyaring maayos na lumabas at bumalik sa hotel. Ang mga matagumpay na bidder na bumili ng iba pang mga kalakal, mangyaring bumalik sa silid maghintay ng ilang sandali. Ipapadala ng aming staff ang matagumpay na pagbid sa iyong silid. At ang iba ay maaaring bumalik sa silid at malayang magpasya na manatili. Ngunit gusto kong paalalahanan ang lahat kung kailangan mong i-renew ang iyong silid.
Pakikumpirma sa front desk bago mag-alas 10 bukas. Pagkatapos noon, bahagyang ngumiti si Warnia at nagpatuloy, "Salamat muli sa iyong suporta ngayong gabi. At sana magkita tayo next year. Salamat sa lahat." Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan, at pagkatapos makita si Warnia na lumabas mula sa backstage. Umalis na ang lahat sa kani-kanilang upuan at bumalik sa kani-kanilang kwarto. Ang ilan sa kanila ay nagbabalak na umalis ngayong gabi, ngunit bago umalis, kailangan din nilang bumalik sa kanilang mga silid upang magpalit muna ng kanilang damit. Kung hindi man ang pagsusuot ng ganitong uri ng damit na may mga numero, ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na para silang mga bilanggo. Nang pabalik na ang mga bidder sa eksena sa kanilang mga silid, isang ambulansya ang mabilis na lumabas ng ospital. 3 minuto ang nakalipas, ang 120 emergency center ay nakatanggap ng isang emergency na tawag na may isang pasyenteng biglang inatake sa puso sa Jin Mao Mansion. Isang high-end na apartment sa Oris Hill na may presyong kasing taas ng 80,000 yuan kada metro kwadrado. Kaya direktang itinalaga ng 120 emergency center ang gawain ito sa pinakamalapit na sentral na ospital. Ang sentral na ospital, sa turn, ay agad na itinalaga ang gawain sa ambulansya na umalis ng may sipol. Pagdating ng ambulansya sa Jin Mao Mansion, bumaba sa kotse ang 4 na medical personnel. Lahat silang 4 ay nakasuot ng puting Amerikana, maskara, at medical na cap. Sumakay sa elevator ang 4 na taong ito sa pinakamataas na palapag ng mansion at pumunta sa apartment 2501. Ayon sa numero ng pinto kung saan ginawa ang emergency na tawag. Gayunpaman, sa oras na ito, walang pasyente ng atake sa puso sa apartment na ito. Sa oras na ito, naghihintay sa sala ang 4 na medikal na tauhan. Nakasuot din ng puting Amerikana, maskara, at sombrero, 3 lalaki at 1 babae. Ang 4 na tao na ito ay hindi lang pare-pareho ang pananamit ng 4 na taong sumakay sa ambulansya, maging ang mga pisikal na sukat ay halos pareho. Bilang karagdagan sa kanila, mayroon ding 3 tao na nakatayo sa silid. Si Orville at ang kanyang kanang kamay na si Abner, gayon din si Irvin, na kamakailan ay sumunod kay Orville. Sa sandaling magkita ang 2 grupo, agad na sinabi ni Orville sa 4 na nakabalatang medical personnel sa kanyang paligid. "Kayong 4, bilisan mong ilagay si Abner sa isang stretcher at dalhin siya sa ambulansya." Ang doktor na nakadamit bilang pinuno ng 4 ay agad na nagsabi, "Oo, guro, papunta na kami." Paalala ni Irvin, "Mula ngayon hanggang sa sumakay ka sa kotse at umalis, kayong 4 ay hindi dapat tumangala sa surveillance para hindi makita, got it?" Mabilis na tumanggo ang lalaki, naiintindihan. "Mabuti," seryosong sinabi ni Irvin, "hindi dapat huli ang mga bagay, magmadali na kayong umalis." Pagkatapos ay sinabi ni Orville kay Abner, si Abner ay mabilis na nahiga sa stretcher, sa mga araw na ito ay may magandang pahinga sa ospital. Umisi si Abner at iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi, "Okay, Master, pupunta ako sa ospital para magpagaling ng ilang araw." Hindi nagtagal, nakahiga na si Abner sa stretcher, kasunod ang 4 na medical personnel na naghatid sa kanya palabas. Pagkaalis nila, sinabi ni Orville sa 4 na tao na kakababa lang ng ambulansya, "Nakahanda na ang mga damit para sa iyo, bilisan mo at magpalit, aalis tayo sa loob ng 10 minuto. Tinanggal ng 4 na paramedic ang kanilang mga maskara at sombrero, at ang babae sa kanila ay si Stella. At sa 3 lalaking katabi niya, ang isa ay ang lolo niyang si Douglas. Ang isa ay ang personal na bodyguard ni Douglas na si Carl, at ang isa ay isang 5-star na sundalo ng Cataclysmic Front. Sa sandaling ito, sinabi ni Stella sa 2 lalaki na may malaking pasasalamat. "Mahirap para sa inyong 2 na makaisip ng ganoon kagandang paraan para matulungan tayong makaalis, nagpapasalamat talaga ako sa inyong 2. Ikinaway ni Orville ang kanyang kamay, itinuro si Irvin, at sinabing, "Ito lang ang ideya ng military advisor kung ito." Sabi ni Irvin, "Ibinabahagi ko rin ang mga alalahanin ni Master Wade, ito lang ang bahagi ko." Ngayon lang, binigyan ni Irvin si Orville ng ideyang ito, gamit ang isang emergency na tawag at ilan sa mga tauhan ni Orville. Naglalaro ng golden cicada para mailabas silang 3 sa ospital nang hindi napapansin.
Kung talagang may pumunta sa Ores Hill para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng tatlong taong ito. Imposibleng masubaybayan ang linyang ito para sa kanila. Bukod dito, kahit na may isang detalyadong pagtatanong tungkol dito, imposibleng makahanap ng anumang mga pahiwatig. Dahil ang isang ambulansya ay lumalabas sa ospital ng maraming beses sa isang araw, at ang tawag sa alarma ay totoo. Umalis ang apat na kawaninang medikal at dinala ang isang pasyente. At si Abner ay mayroon ding tunay na problema sa puso, hindi isang mapanlinlang na sakit sa pagkakataong ito. Ang body na ito ay karaniwang naninigarilyo at umiinom, at kumakain ng malalaking isda at karne kasama ng inumin, at nahaharap sa regular na kakulangan sa ginhawa sa puso. Ang ilang mga daluyan ng dugo ay matagal nang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbara. Matagal nang pinayuhan siya ng doktor na maglagay ng ilang stent, ngunit hinihila niya ito. Kaya't hahayaan siya ni Orville na kunin ang pagkakataong ito ngayon, bilang bahagi ng balangkas na pumunta sa ospital upang ilagay ang mga stent. Gaya ng kasabihan, gumawa ng isang buong set ng drama, totoong telepono, totoong emergency, at isang tunay na pasyente. Ang lahat ng ito ay upang matiyak na kahit na dumating ang pamilya Faye para sa mga tao, talagang wala silang mahanap na kahit isang palatandaan. Kabanata 4,085. Sa gabi, sina Stella, Douglas, at Carl, na pinamumunuan ng ilang sundalo mula sa Cataclysmic Front, ay sumakay ng helicopter at lumipad patungong Haicheng Port. Sa oras na ito, isang cargo ship na puno ng 10,000 toneladang butil ang nakataas na angkle mula sa daungan at dahan-daang umalis sa daungan. Ang mga tripulante ng barkong ito, kasama ang pinakamapagkakatiwalaang tripulante ng ISU Shipping, ay nakatanggap ng utos na tumulak magdamag. Habang ang isang grupo ng mga pasahero ay sasakay sa barko sa dagat. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay mapagkakatiwalaan, sinabihan pa rin sila ni Melba na huwag magkaroon ng anumang aktibong pakikipag-ugnayan sa grupong ito ng mga pasahero. Upang matiyak na palagi silang walang alam tungkol sa kung sino sila. Matapos umalis ang cargo ship sa maliwanag na ilaw na daungan at tumulak sa madilim na dagat. Magkasunod na dumating ang dalawang helicopter at naabutan ang cargo ship sa gitna ng dagat. Sunod-sunod na paglipag sa deck. Bumaba ang unang helicopter kasama si Rolly at ilang mga sundalo mula sa Cataclysmic Front na pinamunuan niya. Sa pagkakataong ito ay pinili ni Rolly ang mga babaeng miyembro ng Cataclysmic Front. Ang bawat miyembro ng pangkat ay may dalang malaking bag na panlaban. Na napuno hindi lamang ng iba't ibang armas at kagamitan, kundi pati na rin ng maraming pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkababa ng mga tao sa eroplano sa maayos na paraan. Sinimulan nilang hatiin at harangan ang living area sa pakikipagtulungan ng kapitan. Kasunod nito, hiniling ni Rolly sa lahat ng tauhan na umalis sa kubyerta. Sinundan ng pangalawang helicopter na dahan-daang lumapag sa deck. Nang huminto ang eroplano, nanguna si Stella at lumabas ng eroplano, kasunod si Carl na tumulong kay Douglas. Lumapit si Rolly at magalang na sinabi, "Si Miss Faye po, tama ba? Ang pangalan ko ay Rolly Sue, hiniling sa akin ni Mr. Wade na i-escort kayo ni Mr. Faye sa Syria." Nagulat si Stella at nagtanong, "Rolly Sue, hindi maaaring si Miss Sue ang katulad ng Rolly na hinanap ng Japan noon." Bahagyang ngumiti si Rolly at tumango, "Oo, ako ito." Ang pangalan ni Rolly pagkatapos ng panahong iyon sa Japan ay itinuturing na sikat sa buong mundo. Bago pa hinahanap ng panig Hapones ang kanyang kinaroroonan upang mahanap ang isang bangkay kung siya ay patay na o mahuli siyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos mawala si Rolly sa loob ng ilang panahon, bigla niyang ibinalita na siya ay sumali sa Cataclysmic Front. Nang mabalitaan ng panig Hapones na siya ay sumali sa Cataclysmic Front. Halos agad nilang binitawan ang paghahanap sa kanya. Nakita nila sa sarili nilang mga mata ang mapang wasak na kapangyarihan ni Rolly. Sino ang naging gulo sa buong Tokyo? Ngayong sumali na siya sa Cataclysmic Front, mayroon siyang makapangyarihang taga-suporta. At sa gayong mga kalagayan, ang mga Hapones ay ayaw nang hawakan muli ang malas na ito. Sa makatuwid, ang Departamento ng Pulisya ng Japan ay nagbigay ng mga tagubilin sa loob. Hanggat hindi pumupunta si Rolly sa Japan, hindi na siya hahabulin ng panig ng Hapon.
Hindi inaasahan ni Stella na makikilala niya ang sikat na Rolly dito, at siya pa nga ang nasasakupan ni Charlie. Bukod dito, nang sadyang pasabog ni Charlie ang mabangis na balita na ibinenta ng matandang lalaki ng pamilya Su ang kanyang apo sa mga Hapones. Alam ng buong mundo na siya ang ilegal na anak ng pamilya Su. At naging subordinate ni Charlie ang illegitimate daughter ng Su family na lalong ikinagulat ni Stella. Bago pinili ni Charlie si Rolly, ang pamilyang Su ay tiyak na lalabas upang harangan ito sa mukha. Ngunit ang sitwasyon sa kamay ay sapat na upang makita na ang pamilya Su ay tila walang anumang init sa harap ni Charlie. Mula rito, napag-iisipan pa niya na tuluyan na silang nasakop ni Charlie. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang lakas ng lakas ni Charlie ay patuloy na binabaligtad ang kanyang mga hula at pananaw. Gayunpaman, nagulat, mabilis na umayos si Stella, kinuha ang inisyatibo upang iabot ang kanyang kamay, sinabi ng napakagalang. "Hello Miss Su, marami na akong narinig tungkol sa iyo, this time kailangan kitang abalahin." Bahagyang ngumiti si Rolly, "Kaibigan ka ni Mr. Wade, bahagi ito ng trabaho ko." Saying that, Rolly added, "Mr. Sinabi ni Wade na ang usapin ng pag-alis ninyo ni Mr. Fay ng bansa ay dapat na ganap na confidential. Kaya hindi namin maaayos na maglakbay ka sa pamamagitan ng hangin, ang barko ay malayo pa. Kaya kailangan mo ng masanay, sana huwag kang magtampo." "Naiintindihan." Tumango si Stella at sinabing, "Labis na akong nagpapasalamat kay Mr. Wade sa pag-alis sa Oras Hill." Tumango si Rolly at sinabing, "Kinumpirma ko lang sa kapitan ng tungkol sa paglalakbay, ang layunin ng ating paglalakbay. Ang unang destinasyon ay ang daungan ng Tartus sa kanlurang Syria, para sa mga kadahilanang pangseguridad. Ang aming cargo ship ay hindi dadaong sa anumang daungan hanggang sa makarating kami sa daungan ng Tartus. Inaasahan naming makarating sa Singapore sa loob ng 5 araw, at sa Suez Canal sa loob ng 18 araw. Bilang ang oras upang pumila upang tumawid sa kanal, darating tayo sa daungan ng Tartus sa loob ng 20 araw. Tumango si Stella at sinabing, "Salamat, Miss Su." Kabanata 4,086. Bahagyang tumango si Rolly at idinagdag, "Para sa kaligtasan mo at ni Mr. Fay, ang aming tirahan sa barko ay ganap na nakahiwalay sa mga ordinaryong tripulante. Kung kailangan mong umakyat ni Mr. Fay sa deck, mangyaring ipaalam sa akin ng maaga at aabisuhan ko ang crew na pansamantalang iwasan ang lugar." Nagpapasalamat na sinabi ni Stella, "Salamat, Miss Su, masyado kang maalalahanin. Tulad ng nararapat." Nakangiting sabi ni Rolly, "Kayong tatlo, sundan mo ako sa cabin, nakahanda na ang mga kwarto para sa iyo." Ang cargo ship na ito na ipinadala ni Melba sa Syria ay 100,000 tonelada ang laki. At ang barko ay napakalaki, ang living area sa loob ay napakalawak din. Kaya't sapat na upang ayusin ang isang silid para sa bawat isa sa 3 tao. Hiniling ni Rolly sa 2 kabataang lalaki mula sa Cataclysmic Front na ayusin sina Douglas at Carl sa kanilang mga silid. Habang siya mismo ang naghatid kay Stella sa kwartong inihanda para sa kanya. Pagkapasok na pagkapasok niya sa silid, isinara ni Rolly ang pinto sa likuran niya at itinuro ang 3 malalaking backpack sa silid, at sinabi kay Stella, "Miss Fay, ipinaliwanag ni Mr. Wade na naghanda ako ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan para sa iyo. At hindi ko alam kung aling mga tatak ang karaniwan mong ginagamit. Kaya binili ko ang pinakamaraming pinakamahusay na tatak na makukuha ko sa Oras Hill." Sinabi niya, binuksan niya ang isa sa mga backpack, sa loob ng halos lahat ng pang-araw-araw na pampaganda ng kababaihan. Bukod dito, pinag-isipan din ang paghahanda ng electric toothbrush, tuwalya, bath towel, pati na rin ang mga sukle, hairband, at iba pang maliliit na bagay. Nagpapasalamat na sinabi ni Stella, "Maraming salamat, Miss Su, hindi ko inaasahan na mag-iingat ka." Tumawa si Rolly, "Ito ay higit sa lahat dahil si Mr. Wade ang nagutos nito, sabi niya ikaw ay isang piling babae. Siguro napagod ka sa maghapon, bigla kang kailangang sumakay sa isang cargo ship, natatakot kang hindi makabagay." Sa pagsasabing nagbukas siya ng isa pang backpack, nasa loob ang ilang palitan ng damit, pangunahin ang mga t-shirt, casual na pantalon at ilang bagong damit na panloob. Ipinaliwanag ni Rolly kay Stella, "Miss Fay, ngayon ay parang tag-init na ang panahon.
Ang panahon sa timog ay hindi gaanong naiiba sa tag-araw sa buong taon. Habang tumatawid tayo sa Indian Ocean, tataas ang temperatura. Kaya naghanda ako para sa iyo ng ilang mga damit sa tag-araw, tulad ng para sa damit na panloob, ang laki ay maaaring medyo hindi sigurado. Kung hindi angkop, sabihin mo lang sa akin, aayusin ko ang isang tao sa Singapore na maghanda ng mga bagay pagkarating namin sa Singapore. Pagkatapos ay ipinadala ang helicopter sa barko. Naantig si Stella na medyo nabulunan sa puntong ito. Noong nakaraan, ang mga tao sa kanyang paligid ay napakaasikaso sa paglilingkod sa kanya. Ngunit iyon ay dahil siya pa rin ang ginang ng pamilya Faye. Ngayon siya ay nahulog sa mahihirap na oras. Ngunit ang katotohanan na ang mga tao ni Charlie ay maaari pa rin maging maalalahanin at magalang sa kanya ay talagang nakaantig sa kanya. Binuksan ni Ruoli ang ikatlong bag at mahinang sinabi, "Miss Faye, bukod pa sa damit na panloob at pantalon. Mayroon ding ilang sanitary napkin at tampon dito dahil 20 araw lang ang ruta natin. Kaya naghanda ako ng isang dosis para sa iyo ng higit sa 1 linggo, na dapat ay sapat na." Dito, sinabi ni Ruoli, "Sa Syria, nakipag-usap ako kay Joseph, ang Cataclysmic Front ay gumagawa na ngayon ng isang malaking konstruksyon. Ang base ay hindi pa nahuhubog, ngunit ayon sa kanya, kasalukuyang ginagamit nila ang mga nangungunang field tent sa mundo. Ang supply ng kuryente at tubig, mga independenteng banyo at mga pasilidad ng shower, mga pasilidad ng air conditioning, lahat ng aspeto ng mga kondisyon ay hindi dapat maging napakahirap." At nagsimula na siyang mag-coordinate ng ilang high-end na custom boarding house mula sa bansa. Kapag dumating sila, ang mga kondisyon ay mapapabuti. Nagmamadaling sabi ni Stella, "Hindi bale, kaya kung tanggapin kung anuman ang kondisyon doon." Pagkasabi niyan, medyo nahihiya siyang nagtanong, "By the way, Miss Sue, pwede ba akong magtanong? Kumusta ang medical condition doon?" "Wala akong ibang inaalala. Nag-aalala lang ako sa aking lolo, siya ay matanda na at nagdusa ng maraming pagpapasigla, natatakot ako na may mangyari sa kanyang kalusugan." Bahagyang ngumiti si Ruoli at sinabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dito, may sariling medical team ang Cataclysmic Front. At nakapagtayo na ng pansamantalang field hospital, kasama ang resuscitation room at operating room. Tiyak na maibibigay nito ang iyong lolo ng napakahusay na pangangalagang medikal." "Maganda yan." Si Stella ay lubusang nawala ng loob at nagsalita. "Pakiusap, Miss So, ipasa mo ito kay Mr. Wade para sa akin, lahat ng kanyang dakilang kabaitan, hindi ko ito makakalimutan." "Sige." Tumango si Ruoli at sinabing, "Miss Faye, gabi na, magpahinga ka na. Ang kwarto ko ay nasa iyong kanang bahagi, ang silid ng iyong lolo ay nasa iyong kaliwang bahagi. Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin." With that, kumuha siya ng walkie-talkie at inabot sa kanya. "Miss Faye, ang naka-encrypt na walkie-talkie na ito ay maaari lamang makipag-ugnayan sa akin sa barko. Itago mo, tawagan mo ako anumang oras kung may problema ka." Kabanata 4087. Matapos ayusin ni Stella ang kanyang silid at umupo sandali sa barko, pumunta siya sa silid ng kanyang lolo Douglas. Sa sandaling iyon, tinutulungan ni Carl si Douglas na ayusin ang kanyang kama. Habang nakaupo si Douglas sa single sofa sa kwarto niya, nakatitig sa kisame. Nang makitang pumasok si Stella, nagmamadaling sinabi ni Carl na may paggalang, "Young Miss." Bahagyang tumango si Stella at medyo humihingi ng tawad. "Master Yuan, pasensya na sa pagkakasangkot sa iyo sa oras na ito. Natatakot ako na hindi ka na makakabalik anumang oras sa lalong madaling panahon." Umiling si Carl at sinabing, "Miss, hindi na kailangang maging magalang. Ang tungkulin ko ay protektahan si Elder Faye, nasaan man ako. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, nagmamadali akong bumalik sa dibisyon. Not to mention that Tony is still missing, the division sent him over to take over my duties and stay with the Faye family." Sinabi ni Stella, "Ngayong pag-isipan ko ito, ang posibilidad na si Mr. Luo ay nasa mga kamay ni Young Master Wade ay ang pinakadakila." Tumango si Carl at sinabing, "Sa tingin ko rin. Narinig ko na ang pinakamataas na commander ng Cataclysmic Front, si Joseph, ay palaging itinuturing ang pamilya Wade bilang ang kaaway na pumatay sa kanyang mga magulang.
Narinig din kanina na ang mga tauhan ni Joseph ay nagdala ng mga kabaong sa pamilya Wade. Ginawa ni Joseph ang isang malaking palabas, ngunit sa huli ay kinuha sa ilalim ni Charlie, ito ay nagpapakita na si Joseph ay hindi sa anumang paraan na kalaban ni Charlie. Panipi. Sinabi, idinagdag ni Carl, ang sabi-sabi na si Joseph ay isang 8-star martial artist. Kung totoo yon, kung gayon si Young Master Wade ay dapat na isang eksperto sa Dark Realm, o mas malakas pa. Tumango si Stella at maluwag na sinabi, hindi kailangang mag-alala masyado si Master Yuan. Nakikita ko na si Young Master Wade ay isang tao na hindi napupuot sa mga tao ng walang dahilan. Ginoo, walang ginawa si Luo sa kanya, kaya sa tingin ko hindi niya talaga siya sasaktan. Napabuntong hininga si Carl, sana nga. Sa sandaling ito, tumingin si Stella sa kanyang lolo na medyo nanlumo, at sinabing, Lolo, nangyari na ang nangyari kay Tito, huwag mo nang isipin yon at huwag kang madepress. Napangiti si Douglas sa sarili at sinabing, Stella, dahil sa akin, kailangan mo ring tumakas sa Middle East. Nahihiya akong maging lolo kung ngayon lang ako namatay, para sa iyo, para kay Master Yuan. Nakakaginhawa na sana, hindi magiging matigas ang tiyuhin mo sa iyo. Sinabi ni Douglas na may malungkot na ekspresyon, ngayon, sinamahan ninyo akong tumakas, hindi kanya mahanap. Magagalit siya dito, kinaladkad ko kayo ah. Sinabi ni Stella, Lolo, hindi mo dapat isipin yun kung wala ka na talaga. Hindi hahayaan ng panganay na tiyuhin ang aming pamilya na magkaroon ng magandang oras. Bamantong hininga si Douglas at malungkot na sinabi, sabi nila ang tagapagmana ng pamilya ay dapat ang panganay kaysa sa bunso. Ngunit kung nakita ko ang mga buto ng rebeldeng anak na iyon kanina, hindi ko siya gagawing tagapagmana ng pamilya, ito talaga ang pinakamalaking kabiguan ko sa buhay. Bago ako mamatay, mag-iiwan ako ng testamento sa iyo, na magtalaga ng pamilya Faye na mamanahin mo. Kung gayon maaari kang humingi ng tulong kay Young Master Wade. Hanggat matutulungan kanyang bawiin ang pamilya Faye, ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Faye. Walang magawang ngumiti si Stella at sinabing, Lolo, hindi dapat naisin ni Young Master Wade ang gulo na ito. Kung hindi, hindi niya inayos na pumunta kami sa gitnang silangan saglit upang maiwasan ang hangin. Oo, hindi rin napigilan ni Douglas na mapabuntong hininga, siguro naisip niya na hindi sapat ang mga kondisyong inaalok ko. 20% ng mga ari-arian ng pamilya Faye, sa kanyang paningin ay dapat mas mababa pa rin. Pagkasabi nito, bigla siyang lumiwanag, tumingin kay Stella, at nagtanong. Stella, pwede bang magpakasal ang Young Master na si Wade? Kung handa siyang tumulong, ibibigay ko sa kanya ang buong pamilya Faye bilang dote, hindi siya dapat tumanggi, di ba? Kabanata 488. Natigilan muna si Stella, pagkatapos ay mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ng kanyang lolo. At agad na sinabing medyo nahihiya, Lolo, ano ang kalokohan mong pinagsasabi? Young Master Wade, may asawa na siya. Kasal, walang kamalay-malay na itinanong ni Douglas, aling anak ng pamilya ang pinakasalan niya. Sinabi ni Stella, ang kanyang asawa ay mula sa pamilyang Wilson sa Oris Hill. Ngunit ang pamilya Wilson ay isang down and out na pamilya lamang sa Oris Hill. Ang pinakamataas na pag-aari ng buong pamilya ay higit sa 100 milyon. At ito ay nasa RMB, at ngayon ay nalugi na ito at naliquidate. Napuno ng pagkabigla si Douglas at walang ano-anong sinabi, ito, paano ito posible? Ang Young Master ng pinamagatang Wade family. Ang apo ng pamilyang Ann, paano niya mapapangasawa ang gayong babae mula sa mahirap na pamilya? Sinabi ni Stella, ano ba talaga ang sitwasyon dito, hindi ako sigurado. Ngunit hindi kailanman ipinahayag ni Charlie ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang asawa, at ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Palagi niyang iniisip na siya ay isang manugang na ipinanganak sa ulila. Nag-isip sandali si Douglas at sinabing, sa pagitan ng mag-asawa. Nakakagulat na kaya nilang itago ang isang malaking bagay, sa palagay ko ang pundasyon ng kanilang relasyon ay hindi sapat na matibay. Maaga o huli, kailangan nilang maghiwalay. Awkward na sinabi ni Stella, hindi ko alam ang tungkol dito. Bahagyang bamantong hininga si Douglas, sinabi kay Stella, Stella, ngayon ang pamilya Faye ay may ganitong malaking pagbabago.
Kung walang malakas na puwersang panlabas na mamagitan, hindi matitinag ang posisyon ng iyong tiyuhin. At kapag namatay ako, hindi siya maawa sa iyo, ang Young Master na si Wade ang tanging pagkakataon mo para mabago ang takbo. Sa pagsasalita nito, may isa pang pangungusap si Douglas na hindi niya sinabi. Sa kanyang opinyon, si Charlie ay hindi lamang ang pagkakataon ni Stella na pamitik kundi pati na rin ang kanyang sariling tanging pagkakataon na pamitik. Ang mga rejuvenation pills ni Charlie ay namumukod tanging epektibo, kahit na makuha niya ang kalahati ng mga ito, maaari siyang mabuhay ng mas maraming araw. Kung talagang mapapaunlad si Stella kasama si Charlie, ang mga ninuno at mga apo ay magkakaroon ng sandali upang ibaling ang tubig laban sa hangin. Hindi dahil si Douglas ay may malakas na pakiramdam ng utilitarianism. Kapag naabot ng mga tao ang ganoong desperado na sitwasyon, natural na ayaw niyang isuko ang sarili sa kapalaran. Hanggat may natitira pang hininga, gagawin pa rin niya ang turnaround na pinakamalaking layunin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natural na alam din ni Stella ang katotohanan ito. Kapag ang isang matalinong tao ay nasa problema, ang unang bagay na iniisip niya ay hindi pagkamuhi sa sarili o pagkamuhi sa sarili. Ngunit kung paano makahanap ng isang paraan upang masira ang sitwasyon sa isang krisis. Alam na alam din ni Stella na matapos maaga ng panganay na tiyuhin ang posisyon ng kanyang lolo, na dilema na siya. Kung hindi siya pumunta sa Middle East kasama ang kanyang lolo ngayon. Pagkatapos ay tatanungin siya ni Uncle tungkol sa kinaroroonan ng kanyang lolo. At ang ilalim na linya ng kanyang budi ay hindi papayag na siya ay ipagkanulo siya para sa tubo. At ngayon sinusundan niya ang kanyang lolo sa gitnang silangan, ay siya ring nakasakay sa tigre na tumatawid sa Buaya Trench. Dahil pumunta siya sa Middle East, kasabwat siya at kaaway sa mata ng kanyang panganay na tiyuhin. Sa kasalukuyan ay hindi niya ito mahanap, mabubuhay pa siya. Ngunit kung sakaling mamatay si Lolo sa isang taon o dalawa, ano ang dapat niyang gawin? Itutuloy pa ba niya ang pagtatago, o ibabalik na lang sa Estados Unidos ang bangkay ng kanyang Lolo? Ang dating ay isang loser's choice, natural na ayaw niyang pumili. Ngunit ang huli ay isang nakakagulat na mataas na panganib. Malamang nakara-rating lang niya sa United States, at direktang kontrolado siya ng kanyang panganay na tiyuhin. Kaya naman pakiramdam niya ay kulay abo na rin ang kanyang kinabukasan. Sa sitwasyong ito, ang tanging paraan na naiisip niya para masira ang krisis ay sa pamamagitan ni Charlie. Sa kasamaang palad, walang intensyon si Charlie na tumulong. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Lolo, walang saysay na pag-usapan ito ngayon. Not to mention na si Young Master Wade ay kasal na, kahit hindi pa siya. Pupunta ako sa gitnang silangan, mahirap para sa akin na magkaroon ng anumang pagkakataon na mag-cross muli ang landas sa kanya." Hindi rin maitago ni Douglas ang kanyang pagkabigo, sinabi. "Hoy! Pupunta ito sa gitnang silangan, hindi ko pa rin alam kung mabubuhay pa ako para makita ang araw na aalis tayo." Kabanata 489. Sa sandaling ito, ang Estados Unidos, New York. Sa Financial Center, Manhattan, ito ay ang kalagitnaan ng umaga. Sa conference room sa itaas na palapag ng isang skyscraper na may 12 ng palapag, isang matandang nasa edad 70 ang nagmumura sa 7 o 8 tao. Galit siyang nagtanong, "Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang buo na tao ay ipinadala sa ospital at pagkatapos ay nag-evaporate siya. Lahat sila ay isang grupo ng mga fucking losers. Mga tanga." Ang nagsalita ay ang panganay na anak ni Douglas na si Dawson Fay. Ilang oras ang nakalipas, ipinalam niya sa kanyang ama sa telepono ang balita ng kanyang pag-akyat sa trono. At ang kanyang mga salita ay nakakapukaw, upang bigyan si Douglas ng higit na pagpapasigla. Upang ang nanginginig na niyang katawan ay maaaring gumuho sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pangunawa sa kanyang ama, ang tawag sa telepono na ito ay tiyak na magbibigay sa kanya ng isang malaking dagok, at maaari pang ang direktang pumatay sa kanya. Sa makatuwid, binabantayan ng mga tao ni Dawson ang bawat galaw sa Oris Hill. At sa auction ngayon, may pinadala siyang undercover agent. Pagkatapos ng auction, bumalik sa silid ang undercover agent at agad na iniulat ang balita sa kanya. Matapos malaman na ang rejuvenation pill ay talagang makakapagbalik ng mga patay. Minsan ay napakasaya ni Dawson na ginawa niya ang desisyon na agawin ang kanyang posisyon.
Ang dahilan ay noong nagtagumpay ang matanda sa pagkuha ng rejuvenation pill. Tinatayang mabubuhay pa siya nang hindi bababa sa 10-20 taon sa hinaharap. Kung ganoon, papakuluan hanggang mamatay ang matanda. Bukod dito, sinabi rin ng auctioneer na ang matanda ay napunta sa malubhang kondisyon at ipinadala sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Kaya agad na inayos ni Dawson ang kanyang mga especially iyas sa Ores Hill na pumunta sa ospital upang suriin ang kasalukuyang kondisyon ni Douglas. Nais niyang malaman kung si Douglas ay namatay o near-resuscitate. Kung siya ay near-resuscitate, gusto niyang malaman kung gaano katagal ang pisikal na kondisyon ni Douglas. Para sa kanya, simula nang agawin niya ang trono, laging may kaunting pangamba at pagkabalisa sa kanyang puso. Kung gusto niyang makatulog ng mapayapa pagkatapos ng araw na ito, kailangan niyang maghintay hanggang mamatay si Douglas bago tumira ang alikabok. Hanggat hindi papatay si Douglas, balang araw ay hindi siya magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Gayunpaman, ang kanyang mga tauhan sa Ores Hill sa lalong madaling panahon ay nagbigay sa kanya ng nakakagulat na balita na ang kanyang ama ay nawala mula sa Ores Hill Central Hospital. Ang file ng ospital ay nagpakita na ang isang American-Chinese na nagngangalang Douglas Fay. Na-admit sa ospital upang makatanggap ng resuscitation dahil sa biglaang pagkakoma. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagising ang matandang Ginoo sa ilalim ng paggamot ng doktor. Kaagad pagkatapos, bigla siyang nawala sa ward, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nakuha ng mga tauhan ni Dawson ang pagbabantay sa buong ospital at nalaman na si Carl ang nagwasak ng ilang surveillance probes sa daan at nawala. Kasama sina Douglas at Stella sa blind spot ng surveillance. Pagkatapos nito, nag-evaporate na lang ang tatlong tao at wala nang makitang clue. Ang balitang ito ay nagpagalit kay Dawson. Kaya lang may eksena ngayon lang siya nagalit sa mga tauhan niya. Sa sandaling ito, sinabi ng kanyang katiwala at tagapayo sa militar na si Alfred Ma, na tumulong sa kanya sa loob ng halos 40 taon. Young Master, si Carl ay isang 7-star martial artist na may napakahusay na lakas. Kasama siya, talagang mahirap para sa amin na makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Master Fay at Miss Stella. Hindi banggitin na ang aming pangunahing puwersa ay nasa Estados Unidos, at mayroon lamang ilang mga mata sa Ores Hill. Wala silang sapat na lakas at lakas ng tao doon, kaya mahirap malaman kung ano ang nangyayari doon. Kabanata 4,000 na po. Tumango si Dawson at nagngangalit na sinabi, medyo insensitive talaga ang Carl na ito sa panahon. Ano ang mabuting maidudulot ng pagsunod sa panig ng matanda ngayon? Bakit hindi magmadali at iwanan ang kadiliman para sa liwanag? Nagmamadaling sinabi ni Alfred, Young Master, sa palagay ko, ang pinakakagiyat na gawain ngayon ay magpadala ng isang grupo ng mga piling tao. Ano man ang kailangan mo nang malaman ni Master Fay at Miss Stella sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dawson na may malungkot na mukha, Mister. Ma, ipinauubay ako sa iyo ang bagay na ito, personal kang pumili ng isang grupo ng mga tao. Lumipad sa Ores Hill ngayon, ano man ang mangyari, kailangan nating mahanap kung buhay ang tao, o dalhin ang bangkay. Maingat na tanong ni Alfred, Young Master, kung mahanap natin sina Master Fay at Miss Stella, dapat ba akong gumawa ng kaunting hakbangin? Saglit na nag-alinlangan si Dawson at malamig na sinabi, pumunta ka at hanapin mo muna ang mga tao. Kung kontrolado na ang sitwasyon, ilagay sila sa house arrest. Upang ang ama ay hindi umalis sa China hanggang siya ay mamatay. Kung ang sitwasyon ay wala sa kontrol, pagkatapos ay maghanap ng isang paraan upang lumikha ng isang aksidente. Sa sandaling ito, sa ilang mga tao, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50 ay nagsalita at nagtanong. Tay, paano naman si Stella? Kung hindi maalis ang babaeng ito, tiyak na magiging malaking pananagutan siya sa hinaharap. Ang nagsalita ay ang panganay na anak ni Dawson, ang panganay na apo ni Douglas, at ang pinakamatandang pinsan ni Stella, si Adam Fay. Si Adam ay halos 30 taon na mas matanda kay Stella, at ang kanyang anak ay mas matanda pa kay Stella ng 3 taon. Bilang bunsong kapatid sa henerasyon ni Adam, si Stella na orihinal sa pamilya ay parang buwan na pinapabore ng lahat ng mga bituin. Ngunit sa katunayan, iyon ay isang ilusyon lamang sa ilalim ng kapangyarihan ni Douglas. Dahil sa pagmamahal ni Douglas kay Stella,
ipinakita rin ng lahat ang kanilang pagmamahal at pagmamahal kay Stella. At marami pang ang mga tao ang nag-treto sa kanya ng mas mahusay kaysa sa pakikitungo sa kanya ni Douglas. Pero sa totoo lang, matagal na siyang hindi nasisiyahan sa maraming tao. Ang kumpanya ay labis na hindi nasisiyahan kay Stella, palaging nararamdaman na siya ay karaniwang napakahusay sa pamilya. Ngunit mahal din ni Douglas, palaging nagbabanta sa kanyang posisyon bilang panganay na anak at apo. Bukod dito, si Stella, dahil sa kanyang sariling kakayahan ay medyo malakas. Kadalasan nang hindi sinasadya, hindi direktang tumama sa mukha ng iba pang pamilya Faye. Hindi lamang ang mga kapatid na ito ng parehong henerasyon ni Stella. Paminsan-minsan ay ihahambing sila kay Stella ni Douglas. At siya nga pala, sarkastikong aatakihin sila sa kanya. Maging ang anak ni Adam at ang pamangkin ni Stella ay madalas na binabalaan at inuudyukan ni Douglas. Dahil halos magkasing edad lang sila ni Stella pero mas mababa sila sa kanya sa lahat ng bagay. Sa katagalan, naging target si Stella sa pamilyang ito. Gayunpaman, nang si Douglas ay nasa paligid, nagawa ng lahat na itago ang kawalang kasiyahang ito sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngunit nang mawala ng kapangyarihan ang matanda, nawala ang tanging pagpigil sa kawalang kasiyahan ng lahat sa kanilang mga puso. Pakiramdam din ni Dawson ay tiyak na magkakaroon ng malaking problema si Stella sa hinaharap. Hindi magtatagal ang matanda, ngunit siya ay nasa 20 anyos pa lamang. Bukod dito, siya lang ang miyembro ng pamilya Faye na kasama ni Douglas ngayon. Kung ang matanda ay pinanghinaan ng loob at nag-iiwan ng isang kalooban na ibigay sa kanya ang pamilya Faye upang manahin, kung gayon ito ay talagang magiging mahirap. Dahil, kahit na ginagamit na ngayon ni Dawson ang pinakamataas na planong pang-emerhensya. Matagumpay siyang naging chairman ng board, ngunit ito ay isang makatwiran at legal na paraan upang makontrol ang pamilya Faye. Hanggat nabubuhay pa si Master Faye, nasa ilalim pa rin ng kanyang pangalan ang shares at assets. Kung nais ng matanda na ibigay ang mga bahagi at ari-arian na ito kay Stella, kung gayon siya ang makatwiran at legal na tagapagmana. Kung talagang hahayaan nilang bumalik si Stella na may kalooban, malaking gulo kung gayon. Kaya, nag-isip sandali si Dawson, tumango, at nagsalita, hanapin sila at alisin silang lahat. Kunin ang ilang mga eksperto, kasama na ang Carl na iyon, huwag mo ring itago. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Dawson sa kanyang anak, si Adam, at itinuro. Si Adam, mula ngayon, ilagay ang pamilya ni Carl sa ilalim ng malapit na pagbabantay at paghigpitan silang umalis ng bansa. Kung sakaling babalik talaga ang babaeng iyon isang araw, mayroon pa tayong isa pang emergency na paraan.